Magandang araw sa inyo mga ka-MG. Tayo gagawa ngayon ng gasket ng ating firing pin, yung kupa. So ang ginamit po natin ngayon ay bali nga pala yung cap ng pin natin na nakalagay dun sa bulb stem is yung pinagawa ko na tanso. So ang ginamit natin na yung buma talagang matibay kasi yan ay gulong ng forklift. Nabili ko yan sa gumagawa ng mga swing arm bushing. So nabili ko yan ng mura lang yung pagkabili niyan. So talagang sigurado natin na matibay yung ating gagawing kupa ng ating pin ng ating ear gun. Okay, para hindi madaling mapudpud. So yan, ikakat po natin yan. Tapos yan na, pag matapos na ito na yung hitsura niya, kailangan pumasok sa dyan sa bulb cap, yung halos 3/4 ng laki nung kinat natin na bilog pumasok dyan sa loob. Yan, kailangan sumagad siya dyan sa loob ng bulb cap. Yan po, so nag-cut na tayo. Ayan, kailangan natin i-finish yan para sumakto dun sa loob. So ang second step is kunan natin ng halos magkasing 3/4, hindi natin isasalpak lahat yun, tira natin ng mga 1/8 para yung outside naman na diameter magkasing laki ng 1/2 natin na bulb cap. So yung dapat 1/2 lang na so tirahan natin ng 1/8. Ayan, cut natin ng ang gilid niya hanggang sa sumakto dun sa bulb cap po natin. Yan mga ka-MG. So ito po ay updated ng ating ginagawa pang regulated PCP na pangalawa nating gawa. So yan, dahan-dahan lang kasi medyo matigas at saka wala ako, hindi ko nakabili ng yung cutter blade. Ayan, medyo nakalawang na yung cutter blade ko sa kalawang yan, yan ay silicone. Nagamit ko kasi yung pangtabas ng silicone bottle. Ayan po, so inay-inay lang hanggang sa makuha yung tamang laki ng kupa natin hanggang sa pumasok siya dun sa ating bulb cap. Ayan, hinahinay lang po mga ka-MG. So ngayon kuha tayo ng liha, ginamit ko is 150 grit. So dapat nyo dun sa mga flat na bagay, yung ginamit ko is flat file. So yung ginawa natin kupa, ilalagay natin dun sa dulo nung drill bit natin. Ibabala natin dun sa ating barina para ang finish niya ay pantay. So ngayon yan ang ating gagawin, papaikutin niyo yung barina natin at yung plat na kahit basta plat o ilalapat niyo sa liha, papindi liha, para maging makinis yung ilalagay natin dun sa ating bulb cap. So ayan, kumatay ng plat na bagay, lapat po natin dun sa papindi liha para magiging magsisilbing hasa nung ating guma. Ayan po. Oops, sorry. Hindi makikita. So, usog natin yung camera. Ayan. Ayan na po. Okay. Ayan. So, start na muna pong paikutin yung barina at saka steady lang yun pag ano nyo. Ayan. Hanggang sa magiging makinis at kasyang-kasya siya dun sa loob ng ating bulb cap. So ayan po mga ka-MG. So simple lang paggawa ng ating kupa para siguraduhin nyo talaga na matibay yung gumang gagawin natin, yung spike ng mga sasakyan, yung tin wheelers, yung mga spike ng basta yung mga makakapal na pang heavy duty na mga tire. Ang ginamit natin is yung forklift.
na gulong. Kabili tayo ng almost nasa 50 pesos yung bili natin. So, ang sukat ng binili ko is 1 by 1 by 1. So, 1 pulgada yung binili natin, yung kapal at saka yung lapad. So, ayan, hanggang sa magiging maganda yung pasok niya dun sa loob. So, yung natira, ipipinis nyo rin, magkasing laki lang yung ating bulb cap na 1/2 inch size. So, ayan, hanggang sa matapos yung mga ka-MG. Ayan, lagyan nyo yung kanto, panganto. Cutter yung ginamit ko sa pagkanto sa kanya para hindi lahat pumasok dun sa ano. So, ito na po yung hitsura niya. Ayan. So, makinis na. Ayan. Kasya na yan sa loob. Ayan. Subukan natin mga ka-enjoy. Ayan. Kasya po yan sa loob. Ayan. Okay. So, ayan. Kunting press lang. Okay. Ayan na po mga ka-enjoy. So, butasan natin yung mamaya, bubutasan natin yung ano, ating guma, palakihan natin para sa ating bulb stem o airing pin stem. So ayan yung pong itsura nya mga ka-MG. Magandang kalidad yung gulong ng forklift. Okay, so ayan po ang kabuuan nya, yung malaki na yung butas. Ayan, so ngayon, okay, papasok ko natin dyan at saka yung bulb stem na naman yung isusunod natin. Tapos magandang gamitin yung ano, spoke ng motorcycle, yung malalaki, yun ang ating magandang gamitin din, at saka yung cap nya o retainer nya, pwede rin yung combination. Ito yung sa akin, hindi yan spoke, ano yan, kahon ng wood box na galing sa construction na tinapo na. Yan ang nakabinder dun sa kahon na padala. Iwag ko saan galing yung pinadala na kagamin ko. Yung mga laman niya, mga tiles. Kaya, nag-lock sila ng ganyan. So, yan ang ginamit ko. Kinuha ko lang kasi tinapo na eh. So, kaya sabi ko, magpapakinabangan ko to. So, ayan mga ka-MG. Kamitan natin yung plier at saka ikutin natin kung ba rin na para mag-thread siya dun sa loob. Sa loob, ako na yung mag-thread niyan sa loob, yung tanso. May mag-thread ako, kaya ako na yung mag-thread doon. So, ngayon naman, alagay natin yung retainer niya para stopper, para yung guma hindi kakalas dun sa bulb cap. So, ayan, lalagay po natin yung retainer. 3D din yan. So, ang advice ko sa inyo mga ka-MJ, gumamit kayo nung spoke ng motorcycle. O kahit ano, basta maisipan nyo na feeling nyo pwede gamitin, okay lang. Basta may, huwag nyo kalimutan lagyan ng retainer o yung 3D na stopper niya, kasi aaklas yan pagka, lalo na pag puno na yung high pressure na yung tanki mo. Tatakas talaga yung guma mo sa loob ng bulb cap mo. Kaya importante yan. Yan ang magiging magsisilbing harang. Kasi hindi pwedeng wala yan. Yun ang kadalasan na nangyari pag nagbabulb lock yung irga natin. Pag hindi na kumakapit yung ano, retainer, o palos na rin yung guma. Kaya mga ka-engine, lagyan natin ng retainer. So, kailangan sumakto yun, yan dun sa butas para hindi magiging sagabal sa pagbalik baba ng ating pin. So ayan, kunting finish na lang mga ka-MJ. Ayan po. So kung may flat file kayo, file kayo ng kunti, so, hanggang saan kayo komportable, ikutin mo lang natin ng flyers para makita nyo. Ayan, tanggalin nyo natin mga ka-MJ. Subukan nyo mga ka-MJ, madali lang naman gawin. Kasi pag bumili ka, okay din naman, pero yung gumang ginagamit ng iba,
di matibay yung guma. Kaya ang suggested ko sa inyo is bumili kayo nung matitibay talaga na, no? Kahit an, kahit doon sa mga nagbebenta lang ng nagre-retail ng tumatabas ng guma, yung bushing, pwede kayong bibili doon mga matitibay na klase na guma, yung mga spike ng tinwila truck or yung spike ng loader. Yan, matitibay. Kung mayroon ka niyan, ay mapakinabangan natin yan, lalo na yung gulong ng forklift, eh makapal na makapal, ang gandang gawin. So yan mga ka-MJ, mamaya pakita natin na pinis ato. So unting hintay-hintay lang. Ayan. Pasensya na mga ka-MC, di muna ako makapag-update na masyado, busy ako eh, yung ating airgun. Kaya ito lang muna nagawa ko ngayon, kasi inuun natin yung panggastos natin sa bahay, kasi may trabaho eh, may pangangailangan din sa pamilya, kaya hindi tayo makapag-focus na makapag-update. So pasensya na kayo, sana maintindihan niyo po ako. Trabahante po ako, pero isang nahihiligan ko yun yung airgun. Ayan, babalik natin yung retainer, kasi inayos ko lang para magiging smooth siya doon sa ating housing ng ating firing pin. Ayan po mga ka-MG, sana'y supportahan niyo po ako sa aking channel, Knowledge and Skill, para tuloy pa tayong tuloy pa kong makapagturo ng akin ding nalalaman. Isang nakahiligan ko talaga is yung airgun, kasi napakagandang pangtanggal stress, lalo na pag doon ka sa bukid. So, malilibang ka na, may uulamin ka pa. So, sa di makagawa ng mga ademar, kabili ng mamahaling ano, bukan natin lang mag ano, gagawa ng airgun na yung kasya lang sa ating budget. Ayan po mga ka-MG, ayan na. So niliha ko lang yung konti nung yung ating retainer para maging smooth siya dun sa ating bulb cap. Huwag kayong magalala, kasi yung ating updated na ngayon ginagawa ko na regulated, tuturo ko sa inyo ng buo yun, para naman lahat ng aking mga nanonood sa akin, yung mga subscriber ko din, especially yung nagchat-chat sa akin, shout out sa inyo mga at supporters ko, yung nag especially yung nagchat-chat sa akin doon sa FB ko. So huwag kayong maglala, tuturuan ko talaga kayo, dahil gusto ko rin matuto kayo kung anong hilig natin. So yan, isisit natin doon sa ating bulb seat, para walang kalang yung ating rubber. So ang gagawin natin, kuha tayo ng liha, lagay natin doon sa butasan natin yung ating bulb stem, at ilalagay doon sa bulb seat natin, para magiging seating siya doon, magiging fit doon sa nosing ng ating bulb seat. Tapos andahan lang pag-ikot ng ating barina. Kailangan i-trace niya ito, yung trace niya yung ano, ayan. Okay, trace niya yan, ayan, para maglapat yung guma at saka yung metal natin, yung bulb housing, maglapat siya dyan, ayan, para wala siyang ano, singaw. Ganyan na mga ka-MG yung paggawa ng kupa ng ating airgun, yung gasket niya para sa ating firing pin. So kayo mag-alala, marami pa tayong gagawin dito, at pag natapos ko na yon yung airgun natin, babaklasin ko yun para sa inyo, para makita nyo yung kabuuan.
Actually, kung matatapos ko yung plano ko doon mga ka-MJs, gagawin kong bullpup type kasi medyo mahaba yung tanki niya. Gagawin kong bullpup type. So, depende na rin. Ayan po, yan. Diyan ngayon yan maglalapat yung guma at saka yung nosing ng ating bulb set. Ayan. Ayan mga ka-MJ. Subukan nyo rin gumawa. So, para sa akin, yung nag-chat sa akin, ganito lang paggawa, buddy. O, yan na po. Ang ating may gids na yung ating ano. Yan, may gids na. So, ang ating firing pin, dyan ngayon yan papasok sa pinaka-plenum ng ating ginawang tangke. Yan po ang spring. Manipis lang yung spring natin. So, napaka ano lang mga ka-MJ. Pagigihan nyo lang ang paggawa. Importante hilig talaga natin na ano lagay nyo sa ating isipan na makakaya ko rin gumawa ng ganito. So ayan mga ka-MJ ang ating updated sa ating ano pa lang, tangke pa lang yung inaasikaso ko kasi yung hindi ko pa nagawa ng receiver eh kasi busy talaga ako. Nag-i-install ako ng mga glass and aluminum dun sa Cagayan de Oro kaya hindi ko makapag-focus masyado nitong aking ginagawa. Kaya nyo, hindi naman ako arawan dun sa ano, freelancer lang ako kaya pag matapos yung trabaho ko dito na naman mag-focus na naman ako dito sa paggawa. O, ayan naman ka-MJ. Okay. Yan na ngayon yung papaluin ng ating hammer. So, huwag kayong mag-aalala, tuturo ko sa inyo mga ka-MJ kung paano ito. Baklasin ko talaga ito para sa inyo, para masundan nyo ng mabuti. So, sa ano sa akin, may message dun sa messenger ko, huwag kayong mag-aalala mga tol. Papakita ko sa inyo yung ating DIY na